Hi po, kumusta? Makadayo TV nga po pala. Today's video, magluluto po ako ng ginsang pechay at paparisan natin ng piniritong galunggong. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa aking mga video. So eto na po yung aking ingredients na gagamitin para po sa aking iluluto ngayon na ginisang pechay at piniritong galunggong. So ang una ko pong gagawin dito, ihiwain ko muna po yung ating gulay at yung ating mga sangkap na gagamitin. Unahin nating hiwain yung pechay. Kuya, 22 anos na ako. Kaya ko na ang mabuhay ng solo. Huwag mo sanang hadlangan ang gusto ko. Sige, ikaw nang bahala rito. Paalam ate, huwag kang lumayo. Isunod na po nating hiwain yung ating gagamiting mga rekado. Unahin na po natin yung kamatis. Isunod na po natin yung sibuyas na lagi po akong pinapaiyak sa tuwing naghihiwa po ako nito. At yung ating bawang syempre. Didikdikin ko lamang po ito para po mahiwalay po yung laman sa kanyang balat bago po natin hiwain. So ito na po, tapos ko na po siyang mahiwa lahat ng aking mga ingredients at nandito na rin po yung ating mga panimpla. So proceed na po tayo sa aking lutuan. Unahin na po nating iprito yung galunggong. Nilagyan ko na po ito ng asin. Painitin muna po natin na maigi yung ating mantika bago po natin iprito yung ating isda na iluluto. Baliktarin muna natin para po yung kabila naman po yung maluto. Ayan, hangway na po natin. Luto na po ito. Ang ingay ho ng tuta. Uy, kamaingay. Siguro naamoy mo na naman yung piniprito kong isda, no?
Dito naman po tayo sa aking second menu na iluluto. Unahin po natin iluto yung pangsahog kong baboy. Prito muna natin ito ng konti. Lalabasin lang po natin yung natural niyang mantika. Pagka ganito na po yung kulay ng ating karne, golden brown na po, pwede na po natin itong hanguin sa kawali at iset aside lang po natin ito. Nako, pasensya na po, hindi po nakunan yung paggisa ng sibuyas tsaka bawang. Nakapatay po pala yung video, hindi po nakunan, diretso agad sa kamatis. Ilagay na po natin yung ating hiniwang pechay. Ayan, timplahan na po natin ng toyo o soy sauce. At lagyan din po natin ng oyster sauce. At maglalagay din po ako dito ng konting asin. Maglalagay din po ako dito ng black pepper powder. At MSG o betchin. Pagkatapos po natin, mailagay lahat ng ating mga pampalasa. Haluin lang po natin para po magpantay po yung lasa ng ating niluluto. Maglalagay din po ako dito ng konting tubig. Ilagay na po natin yung ating pangsahog na karne ng baboy. Haluin po ulit natin. Eto na po, luto na po yung ating ginisang pechay. Madali lang po itong lutuin at madali lang po itong maluto. Ayan, isali na po natin sa isang lalagyan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pakipindutin lamang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video at sa susunod ko pang gagawing mga video. Salamat po sa panonood. Ako'y babalik sa ibang araw. Subscribe to my channel and also press this bell icon.